yung isang pagpapala na tayo'y narito. Walang sakit, walang COVID. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Tunay nga may kagalakan sa piling ng Panginoon. Tayo'y umawit ng papurit pagdakila sa Kanya. Amen? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpala niyang lubog. Andog niya ay kapayapaan, andog niya ay kagalakan, andog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Andog niya ay kapayapaan, andog niya ay kagalakan, andog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Andog niya ay kapayapaan, andog niya ay kagalakan, andog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla.
Kapag sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maiaambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Hallelujah! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, sapagkat karapat dapat kang purihin at dakilain. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming itataas sa aming kalagitnaan. Hallelujah! Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong maihambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Ang kagalakan mo, Panginoon, ay aming kalakasan. Salamat sa biyaya mo, kami narito. Salamat sa biyaya mo sapagkat may kalakasan kami na makapagpuri, makapagluwalhati, makapagtaas ng iyong banal at dakilang pangalan. Walang hanggang ka naming pupurihin sa aming mga buhay, O Diyos, sapagkat ikay karapat dapat na purihin, itaas at dakilaan. Hallelujah! Wala na katapatan sa buhay ko, lagi mo lang narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo.
habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, Panginoon. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mula narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantaya. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantaya. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Higit ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantaya. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantaya. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan.
Itaas natin ang ating mga tinig. Puri natin ang Panginoon sapagkat napakabuti niya. Dakila siya. Hallelujah! Puri natin siya. Puri natin siya. Hallelujah! O Jesus. Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba pagkat dakila ka. Tunay ang napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon kung saan ang buong mundo'y nagugulumihanan, natatakot. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap magpuri sa iyo, Diyos. Sapagkat tunay ngang ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang pag-iingat mo, Diyos, ay patuloy na naming nararanasan sa aming mga buhay. Ang biyaya mo, ang salita mo, ang silita mo na tunay ngang hindi nagbabago. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah, Lord. We bless thy name, O Jesus. Oh, we thank you, Lord. We give you praise. We give you glory, O God. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Dinadakila ka po namin, O Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Ama, marami pong salamat. Muli ay nabuksan sa amin, Panginoon, ang pintuan na kung saan kami muling makapanambahan sa iyo face to face, O God. Bagamat marami, Panginoon, ang natatakot dahil marami pa rin po, Panginoon, napakabilis ng hawahan. Subalit, Panginoon, maraming salamat sapagkat muli mo kaming pinagtipon sa lugar na ito upang ganapin namin ang aming pagsamba sa iyo face to face. At nais namin magkasama-sama ang mga magkakapatid sa iyo, Panginoon. Magsama-sama kaming pumuri, lumulhati at higit sa lahat makinig ng iyong salita. Dalangin ko, Diyos, na sa umagang ito'y ipahayag mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang mensaheng nais mo mula sa iyong mga salita. At kami, Panginoon, ay magkaroon ng katibayan ng aming pananampalataya, kalakasan, Panginoon, sa aming mga espiritual na buhay, at higit sa lahat, lumago ang aming pagtitiwala at pagkaalam sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Mapagpala ka, maluwalhati ka at maparangalan.
Ngayon pa lamang, Panginoon, ibuhos mo na ang iyong masaganang biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa. At habang kami, Panginoon, ay merong lakas, merong kaming kasiglahan, merong kaming kalakasan, hindi mapuputol, Panginoon, ang aming pananambahan sa iyo. Kaya, Panginoon, ngayon pa lamang, ibuhos mo ang iyong masaganang biyaya at pagpapala sa bawat isa. Salamat po, O Diyos. Pupurihin ka namin, O Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Sige po, pwede po tayo maupo. Praise the Lord. At mahigit sa 2 buwan yata ho na hindi tayo nagkasamang muli. No? May mahigit 2 buwan. Pero purihin ang Panginoon sapagkat muling binuksan ng ating pamahalaan para makapanambahan po tayo. Siguro yung iba, ayaw natin magsalita, pero kahit po bawal, nagagawain po sila. Kuminsan napapanood ko pa nga yung iba talagang dikit-dikit No? Pero tayo sumusunod tayo sa panuntunan, kaya ho tayo ngayon lang naggawain ulit sapagkat binuksan na ulit, pinahintulutan ng ating pamahalaan. Sabi nga ho sumunod tayo sa mga namumuno sapagkat sila nakakaalam ng para sa kabutihan ho natin. So, alam naman natin na napakabilis ng hawahan Kaya, bagamat gustuin naman natin, pero siyempre, hindi tayo natatakot kasi tayo, kahit mamatay tayo, sa Panginoon tayo no? Di ba? Pero hindi rin natin ilalagay sa alanganin ng buhay ng bawat isa. Sa halip na magamit pa tayo ng Panginoon ng mahaba-habang panahon, kung mamamatay tayo, wala na, uwi na tayo sa Panginoon. Di ba? Kaya, purihin ng Panginoon sapagkat, muli ho tayo nagkasama sa araw na ito sa ating pagsamba sa ating Panginoon at tayo po'y tunay na magkasama sa araw na ito sa lahat ng biyaya at pagpapala ng Panginoon ay ating matamo mula sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Sige po, ianda po natin ang ating mga puso sa salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan. Okay. Sa aklat po ng 2 Korinto sa kabanatang 12, ay kung dala po natin ang ating mga Biblia, dapat po ay lagi nating dala, no? Sa aklat po ng mga taga-Korinto sa kabanata pong 12, sisimulan po natin sa talatang 7. Okay, sabi po sa talatang 7, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri sa na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ng kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan at mga pagkaapi sa mga pangangailangan,
sa mga pagkakausig at mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ang Diyos po ang patuloy na maluluwalhati sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Okay, dito po, pag-uusapan kasi ho natin ay ang tungkol sa bakit tayo nakakaranas ng mga kahirapan, no? So, halimbawa katulad ngayon, pandemic, bakit natin naranasan itong pandemic? Marami yung nagtatanong, bakit tayo hindi mapangalagaan ng Diyos, no? Na mula dito sa mga pagdurusa. So, bakit tayo nagdudusa? Bakit may pagdurusa? Marami ang akala nila pagka ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka na magdurusa. Madalas ang ipinakikita lamang natin kapag tayo ay nagsishare ng tungkol sa Ebanghelyo ay yung positibong bagay na kung saan ay tayo ay nakakaranas ng tinatawag na parang tayo pagdurusa ay naitatanong natin bakit. Kaya ho maraming nagtatanong bakit nangyari ito. Actually, hindi lang sa ating panahon yan eh. Sa mga nagdaang panahon, no, ay nangyari, naganap na rin ho ang mga bagay na yan. Di ba sabi nga natin, noong 1918, ay naganap din ho yung ganitong klase ng pandemya. Na kapamilya ho, kapamilya ho ng mga naganap noong 1918. So, dahil po dyan, ay maraming tao parang kinu-question ang pagiging makapangyarihan ng Diyos. Bakit hindi niya kayang sugpuin ito? Diba? Bakit hindi niya kayang pigilan? Praise God. Praise the Lord. Praise. Okay. Okay, so tulad doon ng ating pinag-uusapan, no? Tulad nga ng sinasabi ng natin, dito sa aklat ng Korinto, ay makikita natin ang mga kadahilanan. May mga kadahilanan kung bakit ipinapahintulot ng Diyos na iyo ay makaranas ng pagdurusa. Actually, dito sa ikalawang Korinto, dito sa ating tekstong binasa, ay makikita ho natin na sabi ni Apostol Pablo sa talatang 7, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng pahayag, ng mga pahayag. So kung uunawain natin, sabi niya, baka ako yung gamitin na natin sa lengguwahe natin ngayon, yung pagpapalalo, hindi natin masyadong ginagamit yun eh. Kundi pagyayabang. Di ba?
maraming dahilan kung bakit ang isang tao nagyayabang. Diba? Pag may pera ka, mayabang ka. Pag kasing gwapo ka ni pastor, mayabang ka. Diba? Kapag kasing macho ka ni pastor, mayabang ka. So, merong mga kadahilanan. Pero dito, anong kadahilanan kung bakit sinabi ni Pablo na baka ako'y magyabang? Sabi niya dito, dahil sa kadakilaan ng mga pahayag. So, tignan natin, ano yung pahayag na sinasabi? No? Ano ba yung pahayag? Sa wikang Ingles, ang ginamit dyan is revelation. Revelation. Ibig sabihin, may mga revelation ng Diyos sa Kanya. No? May mga revelation ng Diyos sa Kanya. Kaya, dahil may mga natatanggap siya ng mga revelation at ng mga pananalita mula sa Diyos, maaari niyang sabihin na malapit sa akin ang Diyos. No? So, pwede siyang magyabang. Alam niyo ba na gusto ko lamang pong linawin itong mga revelation, itong isang revelation. Alam niyo ba na ito ay isa sa mga kaloob ng Diyos eh. No? Na minsan, maraming mga Kristiyano nagiging mayabang. Bakit to? Nag-reveal sa akin ng Lord. Nag-reveal sa akin ng Lord. Naririnig natin madalas yan sa mga Kristiyano. Mostly, sa mga Pentecostal na kagaya natin. Bakit? Alam nyo ho, dahil sa kakulangan ng pagkaunawa o sa maling interpretasyon sa banal na kasulatan, may mga bagay na hindi na po mangyayari sa ating panahon. Like revelation, this revelation, hindi na po mangyayari sa ating panahon. God is just impressing, not revealing. Because everything that God wants to reveal is already revealed. Kaya ho, kumpleto ng banal na kasulatan. Lahat ng gustong ipahayag ng Diyos simula ng creation hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesukristo, hanggang sa final judgment, there is already the revelation given by God. Nandoon na po yung revelation. Bakit si Apostol Pablo? Sila Apostol Pablo, bahagi sila ng mga huling pinagkalooban ng Diyos ng mga revelation. Ngayon, kaya maraming mga pastor ngayon ang yayabang eh. Nakala mo sila yung ano eh. No? Maraming mga bagay na hindi naintindihan ng natin. Pero kapag malalim mong pinag-aralan, sabi ng iba, wala nang miracles. Doon naman ako hindi papayag. Meron pa ho miracle ang Diyos. But this revelation, hindi na ho pwedeng dagdagan pa ng Diyos yung revelation niya kasi kumpleto na. Alam na niya, sa pamamagitan ng mga nireveal ng Diyos sa banal na kasulatan, sa mga propeta, hanggang sa kauliang mga apostol, ay ibinigay na. Kaya maraming nalilito, kaya maraming naliligaw. Dahil pinipilit pa rin. Tandaan nyo, pagka merong pangungusap ang Diyos sa inyo na direkta, hindi na ho revelation yan. Ang tawag ho dyan, impression. Ini-impress na lang ng Diyos kung ano ang dapat mong maunawaan sa kanyang kalooban para ipairal mo sa buhay mo o para ishare mo sa iba. Kasi revealed na eh, yung kanyang kalooban. Kaya sabi ni Apostol Pablo, magyayabang ako. Kung si Apostol Pablo nga eh, sinabi niya magyayabang siya, magpapalalo siya. Di ba? Dahil sa kadakilaan, ibig sabihin, the greatness of the revelations. Sabi niya, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman. So binigyan siya ng tinik sa laman. So, ano man yung tinik sa laman, marami tayong madidinig kung ano yung tinik sa laman. Sabi ng iba, malabo mata, bulag. Sabi ng iba, ganyan, siya binugbog. Kasi sabi rito ng isang sugo ni Satanas.
Minsan no, si Satanas nagagawa nating talagang Diyos eh. Bakit? Kasi ginagawa natin na nasan ba si Satanas? Lagi natin pinapalaya si Satanas. Halimbawa, nandito sa Pilipinas, pinapalaya si Satanas. Nando sa Amerika, pinapalaya si Satanas. O, hindi ibig sabihin ka, Satan is everywhere. Hindi po pwede. Ang Diyos lang is ang everywhere. Pero si Satanas hindi. Kaya dito, tingnan ninyo ang ginamit. Anong sabi niya? Nang isang sugo ni Satanas. So, hindi si Satanas mismo, sugo ni Satanas. Yung kumikilos sa atin para guluhin tayo, hindi si Satanas yun. Di nga natin alam kung nasaan si Satanas eh. Diba? Kagaya lang natin si Satanas na isang lugar lang ang pwede nating kalagyan. Kung ako'y nandito, hanggang dito lang ako. Kung saan ako pupunta, hanggang dun lang ako. Pero hindi ako everywhere katulad ng Diyos. Si Satanas, ganun din ho. Kaya sabi ni Pablo, nang isang sugo ni Satanas. So maraming kampon si Satanas eh. Kaya inuutusan yung mga kampon na sila yung manggulo sa mga Kristiyano. Di ba? Oh, upang ako'y tampalin. Anong ibig sabihin ng tampalin? Di ba? Bigyan ka ng karamdaman, bigyan ka ng tinik, nakagaya ni Pablo. Oh. Siya'y tinampal, sabi niya, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Hindi ako magyabang. Ang dami ko nakikita, puro mga nag-i-speaking in tongues. No? Sila daw ay nag-i-speaking in tongues. Pero tingnan niyo ang buhay paglabas sa church, pagwala sa church. Oh. Pinagyayabang nila na ako'y nag-i-speaking in tongues. Si Pablo nga, hindi niya pinagyabang yan eh. Sabi nga ni Pablo, ibig ko nga sana kayo'y lahat ay magsalita ng wika. So ibig sabihin, hindi lahat. Kasi si Pablo nagsalita ng wika. Pero hindi niya pinagyabang. Kaya nga sabi niya, kung ako ay maingay lang, di ba? At wala akong pag-ibig, para lang akong batingaw nang umangaw-ngaw. Oh. So anong pinakikita ni Pablo? Hindi tayo dapat magyabang. Sometimes, pinahihintulot ng Diyos ang mga bagay na katulad nitong pagdurusa dahil nagyayabang na ang tao. Wala nang panahon sa Diyos. Pero hindi niyo ba nakikita? Meron na nga ang pandemya, pero ang tao mayayabang pa rin. Nagyayabang pa rin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, upang hindi ako magyabang. Kaya sabi niya, tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Diyos o sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Tung ulit niya daw ipinanalangin na maalis sa kanya yung tinik. Naalis ba yung tinik? Hindi. No. At siya nagsabi sa akin, ito lang ang sagot daw ng Diyos sa kanya. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Sapat na sa iyo yung aking biyaya, sabi daw ng Panginoon sa kanya. No? Sabagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Alam niyo ba na yung kapangyarihan ng Diyos, hindi basta-basta ginagamit yan eh. Kasi kapag ginamitan tayo lagi ng kapangyarihan ng Diyos, talagang matutunaw tayo, magugunaw tayo. Kaya hinay-hinay lang ang Diyos. Doon sa kahinaan natin, doon ipakikita ang kanyang kapangyarihan. Hindi nyo ba nakikita? Kung tutuusin, napakahirap ng kalagayan ho natin.
Pero bakit nandiyan ka pa? Bakit nandito pa ako? Kasi sa kahinaan natin, ang kapangyarihan ng Diyos, ipinakikita niya sa atin. Sino tayo para tayo ay bigyan ng ganitong kalagayan? Isang kapatid ho natin, na wala ho tayong kaalam-alam, biglang pumanaw. Diba? Ang lakas. 55 years old. Din nahawahan ho ng COVID doon sa kanilang trabaho. Naka-quarantine, then bigla-bigla na lang ho. Madaling araw, tumatawag sa amin yung kapatid. Hindi naman namalayan. Tapos pagising ni Sister Lisa sa umaga, nakita niya, ba, may message, ano kaya to? Baka importante. So, tumawag siya. Nung tinawagan, nalaman na namatay yung asawa ng ating kapatid. Na siya naman ay nadalo rin dito, siya ay Kristiyano din eh. Pero hindi ho natin hindi natin pwedeng sabihin na hindi kalooban ng Diyos yun. Sabi ko sa kanya, kapatid, masigit ang nalalaman ng Diyos kaysa sa atin. Siguro minarapat ng Diyos na kuhanin ng iyong asawa dahil may mas dakilang plano ang Diyos para sa kanya at para sa inyo. Diba? So, ibig sabihin, pinararanas talaga yung mga pagdurusa sa atin. No, eh. Napakabigat ho nung pangyayari yun. Imagine mo, sa kalagayan ng ating kapatid ho, eh, tatanong niya sa kanyang sarili siguro, paano ang aking mga anak nag-aaral pa? Paano ko'y tataguyo dito? Pero base ho sa mga kwento ng ating kapatid, eh, parang inihanda na ang lahat para sa kanila, naka-prepare na. Kaya sabi ng Panginoon sa aking sa kahinaan, no? Ang kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Oh. Nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya every time na mahina tayo, mas doon nagiging sakdal ang kapangyarihan ng Diyos para sa atin. Mas doon tayo tinutulungan ng Diyos. And then, anong sabi niya? Kaya't bagkus akong magmapapuri na may malaking galak sa aking kahinaan. Sabi niya, na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alam niyo, pag mahina ho tayo, mas lalong nananahan ang kapangyarihan ng Diyos sa atin eh, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Pablo ngayon sa talatang sabi ko, kaya nga, ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Sino nagagalak sa inyong kahinaan? Oh, di ba? Mas lalo tayo dapat magalak. Sabi ni Pablo, ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Why? Kasi yung kalakasan mo ngayon, hindi yung kalakasan galing sa'yo, kundi yung kalakasan na galing kay Kristo. Ang nagsusustain sa atin. Palagay ko kung ako'y nasa kalagayan ni Sister Des, maloloka ako. Saka iisip, Panginoon, ano ba ito nangyaring to? Di ba kaya nga merong mahihina? Naloloka, nasisiraan ng bait dahil sa kanilang depresyon na nararanasan. Pero, kasi wala sila sa Panginoon. Kung nasa Panginoon ka, hindi mangyayari yun. Kasi doon ibibigay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Doon niya ipadadama ang kanyang kapangyarihan sa atin. Kaya ngayon, bakit tayo nagdurusa? Di ba? Hindi ba tayo kayang
pagginhawahin ng Diyos. Kaya tayong pagginhawahan. Tiyak na nasa kalooban ng Diyos, ng kanyang kapangyarihan, no, ng Diyos, na mapanatili tayong ligtas mula sa kapahamakan. Yun ang tandaan natin. Hindi pa naman ho tayo napapahamak eh. Mahina pa lang tayo, hindi pa tayo napapahamak. Hindi hahayaan na tayo'y malagay sa bingit ng kapahamakan. So, bakit tayo dapat maghirap? Yan po yung mga katanungan. Kapag pinag-uusapan ang bagay na ito, ang pinag-uusapan ay ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang soberenidad, sovereignty. So, upang masagot natin ang mga katanungan ito, ay kailangan ho nating tuklasin ang mga layunin bakit tayo nagkakaroon ng pagdurusa. Ano po ba ang pagdurusa? Una, hindi tayo kailanman magdurusa, no? Kung hindi tayo kailanman magdurusa, hindi tayo matututo. Alam niyo ba na ang pagdurusa ay isang pagdidisiplina? Binibigyan ng pagdurusa ang isang tao para disiplinahin. Hindi lamang ng ating Diyos, kundi kahit ng mga magulang natin, salaman ang ating mga magulang. Natututunan natin ang pagsunod kapag tayo po ay mayroong mga pagdurusa. Sa Hebreo, sa Kabanatang 5, talatang 8, maging ang ating Panginoong Hesukristo, natutunan niya ang pagsunod dahil sa kanyang mga tiniis, sa kanyang pagdurusa. Bagamat siya'y anak, sabi po ng Hebreo, bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Iniisip ko, yung pa lamang sabihin yung pupuntahan mo, yung gagawin mo, parang ang hirap na. Diba? Halimbawa ang sinabi, o ikaw Marte, maghanda-handa ka. Sa isang araw, ipadadala kita doon sa gera. Asama kita doon sa mga makikipaglaban sa mga terorista. Oh. Ikaw kung alam mo ang pupuntahan mo, kung ano alam mo kung ano pwedeng sapitin mo, pwedeng mangyari sa iyo, ano kaya ang mararamdaman mo? 'Di ba? Pero ang Panginoon, doon siya natuto eh. Na sumunod. Minsan tayo, kailangan nating makaranas ng mga pagdurusa para tayo'y maging masunurin. Kaya nga po ang ating pong Panginoong Hesukristo, kung naging mabuti para sa kanya yung pagdurusa, eh tiyak mabuti rin to para sa atin. Tingnan ninyo, imagine ho natin, ang Panginoong Hesukristo, siya'y Diyos. Siya ng Ama. Pero isang araw, sabi ng Ama, bumaba ka. Iligtas mo yung taong ating nilalang. So kung iisipin mo pa lamang, ganun, papatayin ako ng mga taong nilalang lang namin. Yuyurakan ako. Gagawan ako ng hindi magandang bagay. Di ba? Alam niya kung anong mangyayari. Pero, naging masunurin pa rin siya. Nagtiis pa rin ang ating Panginoon, alang-alang sa atin. Ah, okay lang. Total, pag napagtagumpayan ko naman to, maliligtas yung aming nilalang. Di ba? Pag inisip mo pa lang yun, napakahirap na. Napakahirap na bagay na ang daranasin mo.
gumagamit ang Diyos ng pagdurusa upang maitama ang ating pag-uugali. Tingnan mo natin ang ating pag-uugali. Tingnan ninyo ang pag-uugali ng tao ngayon. Ang tao, lalong malayong malayo ang kanilang damdamin sa Diyos. Katunayan, lahat ng mga gusto ng Diyos na kanyang ipinahayag sa kanyang banal na salita, ay lahat kinokontra. Di ba? Lahat kinokontra. At kahit na alam nilang labag sa kalooban ng Diyos, basta't masiyahan sila. Hindi tamang pag-uugali. Sa Hebreo, sa kabanatang 12, talatang 5 hanggang 11, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala. Ibig sabihin po ng waling, walaing bahala. No? Huwag nating walaing bahala ang parusa ng Panginoon. Maraming mga tao ngayon, binabaliwala ang parusang ito. At kahit mga Kristiyano, binabaliwala ang bagay na ito. Kaya nga sabi ko matitigas pa rin ang ulo. Sa halip na makatulong tayo, na hindi na dumami, kahit Kristiyano, gala ng gala . Lumalabag . Minsan nagiging extreme sa kanilang paniniwala. Alam niyo ba na hindi natin nakikita ang kaaway, hindi natin nakikita ang kalaban? Matatapang sila . Pero nakakalungkot pagka naman nagkaroon ng karamdaman, hindi malaman ngayon kung kanino hihingi. Imagine nyo kapag ka ikaw nagkaroon ng COVID, mahinang-mahina ang milyon, daang libo. Pagka medyo minor lang ang iyong, gagastos ka daang libo. Ambyanan ko nga ho . Sabi ko, hindi naman talaga COVID yung kanya . Kasi siya, every time na magkakasakit, pneumonia. Every time na magkakasakit, pneumonia. Kasi yan yung sakit na matatanda . Pneumonia. Nung sa hospital, agad-agad sabi, dalin nyo na po sa mga tumatanggap ng COVID, COVID po yan. Dinala po doon sa IMUS. Agad-agad pinasok. Pagpasok ko, umaandar na metro. Imagine nyo, every time na papasok ang mga nurse, kung ilan yung nurse na yon, bibihisan mo sila. Pasusotin mo nung, ano ba tawag doon? Nope. Oh, PPE. 'Di ba? Magkano yung isang PPE? Dalawa yung nurse na papasok. Pag pumunta sila ng umaga, bibihisan mo sila. Hindi naman pwedeng siya lang ang babantayan. So paglabas ngayon, yung kanyang sinuot, huhuba rin, pupunta doon sa kabilang kwarto, siya naman ay magsusot ng panibago, magbabayad na naman yun. Pagdating ng gabi, kung ilang beses yung titignan yung ganan ko, ganun karami yung PPE-ing susuotin at babayaran mo yun. See? Sa madalit salita ho, sa loob ng halos 3 araw lang yata na nanatili sa hospital, isang injection ho doon sa kanya. 8,000. Ilang beses siyang in-injectionan ng pang-COVID daw, 8,000. Pagkalipas ng ilang araw ho, umigi na pakiramdam. Nung lumabas, almost 300,000 ang babayaran. Pero dahil meron pa rin PhilHealth nung time na yon, nagbibigay pa rin ng PhilHealth, so umabot na lang sa 100,000+. Kung sa isang taong walang ibabayad na ganun, paano tayo?
Di ba? Kaya huwag tayong maging extreme. Tama, iingatan tayo ng Diyos kung iniingatan natin ang ating sarili. Di ba? Huwag natin gamitin na, yan, kahit sila'y makahawak at natuklaw ng ahas, hindi sila maano. Tama yun. Kung hindi mo sinasadya, natuklawin, na mahawakan mo yung ahas at natuklaw ka. Nasa iyo yung immunity ng Panginoon. Pero kung sinasadya, hoy, alin kayo, tingnan nyo, hindi ako maano, magpapatuklaw ako. Eh, niloloko mo, sarili mo niyan. Bakit pag natuklaw ka nung King Cobra ng Pilipinas eh, ilang segundo lang, maninigas ka. Di ba? Hindi, huwag tayong maging extreme. Kaya ho dyan, makikita ho natin, sabi diyan, no? Tayo'y pinakikipaglaban ng ating Panginoon eh. At huwag nating baliwalain, sabi niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ng kanyang iniibig at tinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So, ibig sabihin, pagtatama yan sa atin ng Panginoon. No? Eh, bakit buong mundo? Napasama lang ang buong mundo kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Kasi marami na sa kanyang mga anak sa buong mundo na hindi na ganun kamasangnurin sa ating Panginoon. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak sapagkat alin nga ang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Di ba pagka tayo nagkakamali, pinarurusahan tayo ng ating magulang. Datapwat, kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang na nararanasan ng lahat, kung kayo'y mga anak sa ligaw, no? Mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na mga anak. Hindi tayo tunay na anak kung hindi tayo pinarurusahan. Kasi pag mahal mo ang anak mo, ayaw mong mapariwara eh. Kaya mo nga pinarurusahan eh, para maturuan mo siya eh. Di ba? Bukod dito, sabi niya, tayo'y nagkakaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasakop sa ama ng mga ka-espiritu at tayo'y mabubuhay. At tayo'y mabubuhay? Di ba katulad doon yan? Hindi na nga malaman ng ating gobyerno kung ano gagawin sa tigas ng ulo ng mga tao. Nilalahat na ho natin, kahit tayo mga Kristiyano. Di ba? Magsuot ng face mask! Nagsuot nga ng face mask, nasa ilalim naman ng baba. Eh, ba't nag-face mask ka pa? Di ba? Ang daming tao pag-gala-gala, walang face mask. Kaya napakahirap po eh. Kaya nga ho sa atin, sa sinabi natin na dapat to talagang naka-face mask, naka-face shield. Kaya lang, inano na yung face shield ngayon eh. Pero mas maganda pa rin yung naka-face shield dapat eh. Pero sabi, pagka doon sa open, pwede na tayong walang face shield. No? Pero kapag nasa indoor tayo, kailangan meron tayong face shield. Kaya tayo ho, binubuksan ho yung mga, ano, para labas-masok ang hangin, no? Hindi nananatili at hindi nagsisirculate sa loob para lumalabas ang hangin. So, yung mga viruses, lalabas. Kaya kahit wala tayong face shield, okay lang. Lumalabas naman ang hangin. Ang mahalaga, meron tayong mga face mask eh. Di ba? Sapagkat katotohanan tayo pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya'y sa kapakinabangan natin, no? Upang tayo'y makabahagi o makabahagi din hindi o makabahagi din ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man
O tila man din, hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Sino maligaya sa ating kalagayan? Wala. Diba, napakahirap? Nakakulong lang tayo sa ating bahay? Dati, nakakapag-mall ka, pag gusto mong mag-mall. Pag gusto mong kumain, ngayon, hindi ka makakakain dun sa restaurant. Eh ngayon, meron ng regulation. Oh, kung gusto mong kumain, kailangan nakalagay yung vaccinated ka. May discount ka pa. Di ba? Pag pumunta ka sa Jollibee, McDo, basta nandun yung vaccinated ka, may discount ka. Oh. Di ba? Sa mga restaurant, may discount ka. Bakit nila ginagawa ito? Kasi marami matitigas ang ulo, ayaw magpabaksin eh. Mas pinaniniwalaan nila yung mga fake news kaysa sa talagang nakikita nila. Nakikita na naman natin na naghahawahan ng tao. Sabi ng iba, eh bakit may namatay? Kasi kuminsan, may mga taong nagpapabaksin, hindi sila tapat sa kanilang sarili. Na meron silang karamdaman, meron silang nararamdaman sa katawan nila, hindi nila sinasabi dun sa mga nurse, dun sa mga doktor na nagbabaksin sa kanila. Kaya nga, tinatanong dun eh, meron ka bang comorbidity? Oh. Meron ka bang nararamdaman? Oh. Nagme-maintenance ka ba? Hindi nila sinasagot ng tama. Kaya ho tinatanong yan para makita nila kung yung vaccine na itutundo sa atin, eh magkukompatible sa sakit mo. Oh, baka yun yung maging dahilan. Yun ho ang problema eh. Sabi ni Pastor kanina, no, nag-uusap kami kay Salabas, Pastor Rabe, yung isang kasama nila namatay. Yung kaya siya daw ang ginawang secretary, namatay. Bakit namatay? Na-injectionan daw ng ano eh, ng Johnson's and Johnson's. Namatay. Eh bakit ako, sabi ko, si pastor na to, dalawa kami, nagpa-injection kami ng Johnson's, bakit buhay pa kami? Ibig sabihin, may problema yung tao, baka hindi niya sinabi. Lahat ng dapat na nararamdaman mo, alam mo, meron kang nararamdaman, sabihin mong lahat yung kahit to, yung simpleng sipon lang, sabihin mo. May high blood ka ba? Meron ka bang allergy? Baka meron kang allergy kasi. Hindi mo sinabi. Kaya merong mangilan-gilan, eh, namatay. Katulad doon katulad din nung nanay ni Obianan ni Sister Divine. Divine Sismait, yung kapatid natin. No? Napati siya ay nagkaroon din siya ng symptoms si Sister Divine. Kaya ilang linggong hindi pumapasok sa bangko. Doon siya nagtatrabaho. Tapos mga ilang araw lang, namatay yung kanyang biyanan. Alam nyo kung magkano ginastos? Ha? 3 million lang naman. 3 million lang naman, pero namatay pa rin. Oh? Oh. Meron ba tayong ganun? Kaya nga ho ako, ayokong kayong ilagay sa alanganin eh. Oh. Diba, sabi nila, baka kala ng iba, ayaw ko lang. Hindi, oh, sino bang ayaw? At sino bang gustong nakakulong ka lamang at yung mga gusto mong gawin, hindi mo magawa? Oh. Diba? Nakakalungkot ho yun, diba? 3 million, tapos namatay rin lang. Eh, kung alam kong mamamatay yun, eh. Halimbawa, kung ako yun, kung ako lang ang alam kong mamamatay, kaya kahit 1 million pa yan, million pa rin yun. Di ba? Oh. Marami nang magagastos yun, marami nang mapapakinabangan ng pamilya ko dun. Eh, ako ba, sabi ko, ako nga, bakunado na eh.
Pero hindi naman ho katiyakan na pag bakunado tayo ay ligtas na ho tayo dun sa peligro. Hindi ho. Ibig sabihin lamang, pag binakunahan ka, pag nagkaroon ka, at least hindi na yung severe. Minor na lang. Oh. Pinaniniwalaan ba naman yung mga may naglalagay pa ng magnet? Sabi ni yung iba, meron pag gumagapang na ganyan, magiging zombie daw. E di sana ngayon eh, ang dami na ng zombie ngayon dito, ang dami na ng nabakunahan dito sa Pilipinas, sa buong mundo. E di sana ang dami. Zombie na sige. Sino ba nabakunahan na dito? O bakit di pa kayo gumaganon? Di pa kayo nagsasombie? Kagatin niyo yung katabi niyo. Oh. Di ba? Mas pinaniwalaan yung ganun. Eh nakikita na natin talagang nangyayari, ang daming namamatay. Nakita naman natin ang nangyari sa India. Dahil hindi na nila na-control. Buti na lang yung sa atin nakokontrol eh. Kahit paano nakokontrol sa atin. Oh. Ngayon, sabi ng Okta Research, bumaba na daw ho yung hawahan. Kung dati, ang isang tao pwede manghawa ng hanggang 9, ngayon daw, isang tao na lang. Ibig sabihin, bumaba na ho. Kaya binuksan na nila ngayon ng maraming bagay. Kaya tayo nakapag face to face na. Di ba? So, diyan ay makikita natin mula doon sa binasa natin, itinuturing tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagpaparusa. Oh. Oh. Sa pamamagitan ho ng kanyang mga pagpaparusa. So patunay yun na tayo'y mga anak ng ating Panginoon. Ayan, ang sabi po sa awit, sa 119, talatang 71, mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palutuntunan mo. Di ba? Kahit yung mga awit, kinikilala niya na yung mga pagdurusa sa buhay ay paraan ng Diyos para tayo'y maituwid eh. Matutunan nating sundin ang palatuntunan ng Diyos. Kinikilala rin ng mga magulang na ang pagpalo sa kanilang mga anak ay paraan ng pagdidisiplina para maituwid, para maitama ang mga anak. Nang sa ganun, matuto ang kanilang mga anak. Diba? Oo. Oh. Sa Kawikaan, sa Kabanatang 3, talatang 11 hanggang talatang 12, sabi po, anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Sa Kabanatang 15, talatang 5, sabi po, inahamak ng mangmang ang saway ng kanyang ama, ngunit siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Di ba? Nagiging mabait yung sumusunod eh. Yung nagiging masusunod sa kanilang ama, kanilang magulang. Halimbawa ho, ganito yan eh. Di ba? Nung unang magbisikleta ka, sino rito yung nag-aral magbisikleta? Di ba? Nung unang mag-aral ka ng magbisikleta, kung ang magulang natin, marahil kung sa magulang eh, hindi papayag na magbisiklete. Kasi baka madisgrasya ka lang. Di ba? Pero dahil gusto rin ng magulang natin na tayo'y maranasan natin kung ano yung meron sa mundo, hinaayaan tayo. Ngayon, tinuturuan tayo ng mga magulang na, anak, pag ikaw ay nagbibisikleta, huwag kang makikipagkarirahan. Lalo na, ang daming mga sasakyan. Baka makabunggu ka. Di ba? Ngayon, kapag tinanim ho natin yan at
at tinanggap natin yung pagtuturo ng ating mga magulang, mapapabuti ho tayo. Di ba? Maliligtas ho tayo dun sa maaaring peligro o kapahamakan na maaari nating maranasan. Pero kapag tayo sumuway, or naging matigas ang ulo, or hindi natin pinansin ang sinasabi ng magulang, anong nangyayari? Di ba? Napapasama ang mga anak. Ganyan nung ibig sabihin eh. Kaya tayo, ganun din sa Diyos. Binibigyan tayo ng saway ng Panginoon. Kaya wag nating baliwalain yun. Di ba? Sa panghalimbawa, hindi ba yung mga anak natin, pagka yung palaki pa lang, mga 2 taon, 3 taon, ano yan eh, makukulit yan eh, adventurer yan ng mga bata. Makukulit, matitigas ang ulo, kuminsan. Lalo na kung hindi natuturuan ng magulang, tumitigas ang ulo. Halimbawa, yung bata, bitawan mo dyan. Kung saan pupunta yan. Di ba? Tapos maglalakad, tapos pupunta dito. Nakita mo, naku, mahuhulog yung anak ko. Sandali. Bipigilan mo, papaluin mo. Wag ka sabi pupunta dyan eh. Di ba? Wag ka sabi pupunta dyan. Mahuhulog ka. Pag mahuhulog ka dyan, bukol, masasaktan ka, mapipilayan ka. Eh, kahit anong sabi natin, hindi nakikinig, isang araw, hindi mo nabantayan, nakaligtaan mo yung anak mo, biglang nahulog. Narinig mo na lang umiyak. Oh, ano sasabihin mo ngayon? Oh, ano? 'Di ba? Sinasabi ko sa iyo, huwag ka pupunta diyan, mahuhulog ka, masasaktan ka. Oh, eh sino may kasalanan? Oh, 'di ba? Pagkatapos sabihin mo sa anak mo, sige, punta pa doon, punta pa. Oh, lakad. Ayaw nang lumapit yan, hindi nalalapit yon. Kasi nasaktan na siya eh. Di ba? Nabukulan na siya, kaya natuto siya. Minsan tayo, ganun eh. Hanggat hindi tayo nasasaktan, hindi tayo matututo. Kaya ang Diyos pinapahintulot niya ang bagay na ito. Ito na daw ang siguro ang ito na siguro yung ano, ito na siguro yung huling panahon natin. Sabi ko, hindi pa to muli. Kasi ang Diyos hindi ganun kabrutal na pahihirapan pa tayo para puksain lang tayong lahat. Hindi na tayo pahihirapan ng Diyos. Lalabas siyang walang puso. Dapat simula pa lang ng pandemic, talagang lahat tayo pinuksa na. Pero bakit hindi? Ibig sabihin, lalampas pa tayo dito. Pagtuturo lang ng Diyos ito sa atin. Pagtuturo lang to ng Diyos sa mga tao. Pero hanggang ngayon, makikita natin, walang magandang dulot. Di ba? Sa tao. Kakaunti lang porsyento sa mga tao ang tunay na natuto sa mga ganitong mga bagay. Minsan o, ay sadyang pinahihintulot ng Diyos na dumaan tayo sapagkat ito ang kanyang paraan para tayo matuto. Ang tanong, ilan sa atin ngayon ang natuto sa pandemic na ito? Kung tatanungin tayo, may isasagot ka ba na natutunan mo sa pandemic na ito? Anong natutunan mo? Ah, natutunan ko ho yung mag-face mask. Yung aking face mask nasa ilalim ng baba. Pero, di ba na napakaganda nung ano eh, nung may face mask din kung minsan eh. Kaya lang sadyang mainit sa ating bansa kaya parang asiwa tayo. Eto, katulad ngayon pinapawisan na yung kung saan naroon ng aking face mask, pinapawisan na. Nararamdaman mo na lang na parang tumutulo sa loob.
napakahirap. Yung iba na merong allergy, pag tinanggal yung face mask, namumula yung kanilang mga bahagi na, meron silang face mask. Minsan nagkakaroon pa ng parang tagyawat or nagkakaroon pa ng ano, di ba? Pero alam nyo, sa nakikita kong positibong bagay, bagamat minsan parang showy, no? Pakitang tao lang, ang daming ngayong naging mabait at mapagbigay. Mabait ba tayo, naging mapagbigay ba tayo? O, dahil may nakakakita lang. Sa Facebook ngayon, ang dami mong mapapanood. Di ba? Mga nakamotor. Tapos, kunyari, paparahin yung nakamotor. Tapos, bibigyan pala ng... Bibiruin muna. Pagkatapos, mamaya-maya, bibigyan pala ng helmet. Oh. Meron naman, kunyari, bibili. Tapos, sasabihin, wala akong pera. Pwede bang makahingi na lang? Pagka binigyan, mamaya-maya, hindi, nagbibiro lang ako, sinusubukan lang kita. So, para ma-viral, para kumita. Pero yung sinasabing totoong pagbibigay, kahit walang nakakakita, tumutulong ka. Di ba? Yun o dapat ang natututunan natin eh. Dapat matuto tayong magpahalaga sa isa't isa. Ako ang natutunan ko ho, sumunod. Sumunod. Kaya ako, sumusunod. Paglalabas ako ng bahay, face mask talaga ako. Oh. Sinusunod ko kung ano yung ngalit tuntunin. Bakit to? Para sa ikabubuti ho natin yan eh. Eh yung iba, matitigas ang ulo. Kaya lalong hindi natututo. Okay, pangalawa, tandaan nun natin ng pagdurusa ay isang paraan ng pagdidisiplina. Pangalawa po, kung hindi tayo kailanman magdurusa, hindi natin mapapatunayan ang ating halaga. Paano nyo pinapahalagahan ang inyong sarili? Paano nyo pinapahalagahan ang inyong sarili? Para sa akin, ang pagpapahalaga sa aking sarili ay kung paano kong pinapahalagahan ng iba. Di ba? Pag naisip mo na para sa kabutihan ng kapwa mo, alam mo, pinapahalagahan mo ang sarili mo. Nag-iingat ako para hindi ako makapanghawa. Di ba? Para hindi ko mahawahan yung iba. So, kung gagayain ka ng tao, ibig sabihin, sila mag-iingat din para hindi ka nila mahawahan. Ganyan lang naman o, ang paraan eh. Ang pagdurusa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong patunayan ang ating pangako. Our commitment to God. Pangako, yung commitment. No? Sabi sa unang Pedro, sa kabanatang 1, talatang 6 hanggang 7, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayoy sa sandaling panahon, kung kinakailangan ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Yesu Kristo. So yung pagtugon natin doon sa pagsubok natin ngayon, pagpapakahayag, no? Sa pagdiparito ng ating Panginoong Yesu Kristo, matatamuho natin yung gantimpalang nakalaan sa mga bagay na yan. Kung ang mga Kristiyano ho ay kinikilala tayo, no? Kinikilala na
Minsan sabi, mga Kristiyano daw, di naghihirap. Hindi ho totoo. Minsan nga, mas mabigat pa nga yung pagsubok sa atin sa hindi Kristiyano eh. No? So, may mga tao na ang tingin sa mga Kristiyano ay ligtas sa mga pagsubok. So, maraming mga tao ngayon ay naniniwala, no? Doon sa mga Kristiyano na wala daw kakaharaping pagsubok. Alam niyo ba na ito ay naging question din ni ano ni Satanas sa buhay ni Job. Tingnan niyo sabi ni Job sa kabanatang isa, talatang siyam at labing isa, nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo baga kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. Tayo kasi, kuminsan, feeling blessed tayo eh. Dahil feeling blessed tayo, akala natin ay okay lang yun. Kinakalimutan natin na may hangganan yung kasiyahan natin eh. Kaya ito yung question ni Satanas. Sabi niya, kaya ka lang naman yan eh, minamahal at sinusunod dahil binibless mo siya eh. Kahit yung kanyang asawa ni Job, anong sabi niya? Nang magkagayoy sa kabanatang 2, talatang 9 at 10, anong sabi ng asawa ni Job? Nang magkagayoy sinabi sa kanya, ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamamatay ka. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita, nagaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang labi o ng kanyang mga labi. So, nung sinabihan siya na kanyang asawa, ibig ba sabihin, sabi ni Job, ang tatanggapin lang natin sa Diyos yung mabuti at yung masama hindi natin tatanggapin? No? So, ang pagdurusa, hindi ho yan bagay na dumarating lang dahil pinapalo tayo. Sometimes, ito po ay nangyayari para sa ganun ay makita natin, ma-realize natin sa ating buhay ang ating kahalagahan sa Diyos, kung paano tayong pinapahalagahan ng Diyos. Kasi sa pamamagitan nito, pag natuto ka ngayon, magbabalik loob ka sa Diyos. At pag nagbalik loob ka sa Diyos, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Pero kung nagmamatigas ka, baka ito ang ikapahamak natin. Di ba? So, gayon pa man, ang mga anak ng Panginoon ay higit na handang magdusa sapagkat mahal sila o mahal nila ang Diyos. Di ba? Tayong mga anak ng Diyos ay handang magdusa dahil mahal natin ang Diyos. Pinatutunayan nito na ang pagiging anak natin ay totoo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Oh. Gawa sa kabanatang 5, talatang 42. At sila'y nagsang-ayon sa kanya at pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang magsasalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila'y nangabibilang o nangabilang na karapat-dapat
na magbata, mangagbata ng kaalimuraan dahil sa pangalan. At sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Dito sa pangyayaring ito ng mga gawa, no, ay yung mga Kristiyano na nagsasalita ng tungkol sa Panginoong Jesucristo, sila ay pinasakitan, pinahirapan sila, at binalaan pa sila bago sila pinakawalan. Na ang sabi ng mga Sanhedrin na huwag nyo nang uulitin ito, huwag na kayong magsasalita tungkol sa pangalang Jesus. So, dahil dun, na-realize ng mga Kristiyano ang kahalagahan nila sa ating Panginoon at ang kahalagahan ng Panginoon sa kanila. So, lalo silang naging matapang mangaral. Na ibig sabihin, ganung kahalaga na ipangaral si Kristo. Dahil mahalaga si Kristo sa buhay ng tao. Kung wala si Kristo, wala tayo. Di ba? Dapat ho hindi ho napuputol ang pagsisir natin ng tungkol sa ating Panginoong Jesucristo eh. Dapat kahit sa panahong ito, sa halip na kung ano-anong ipinopost natin, mga maling impormasyon, mga fake news, eh bakit di na lang tayo mag-post ng salita ng Diyos? Kumuha kayo, buksan ninyo ang Biblia, magbasa kayo, tignan ninyo, pag meron kayong nagandahan kayo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, kunin nyo, i-post nyo. Diba? Mas maganda ho yun. Kaysa kung ano yun, nakabasa kayo ng negative, ipopost ninyo. So, hindi tayo nakakabawas sa problema, nakakaragdag tayo sa problema. Imagine nyo, ipopost mo pa yung merong yung didikitan ng magnet. Ah, kaya pag may nakabasa, ay, kaya ayoko magpabakuna eh. Kita mo, oh, baka may microchips pa yan eh. Eh, ilang ulit ko nang binanggit na walang kinalama ng microchips. Kahit tagtarin mo pa ng microchips ang katawan mo, hindi yan sinasabi ng Biblia. Anong sinasabi? Tatak. At yung bagay na yun nangyari na sa panahon ng mga apostol. At hindi yan mangyayari sa ating panahon na merong magtatatakan, walang tatakan. At bakit tayo matakot? Kung tayo'y anak ng Diyos, hindi nyo ba alam na may tatak kayo ng Espiritu Santo? Pag sinasabi nyo natatakot kayo, ibig sabihin, hindi nyo alam na kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. O, hindi nyo alam na kayo ay pag-aari ng Diyos. At ang pagtatatak, hindi sapilitan, kusang loob yan. Tandaan nyo natin, ang pagtatatak, hindi sapilitan, hindi ka pipilitin. O, si Brother Bonnie, pipilitin. Hindi! Hindi ako magpapatatak. Wala kasing tatakan eh, nangyari na yan. Eh, paano yan? Sabi, hindi na makakapamili. Nangyari na nga yan eh. Nung nagkaroon ng tinatawag na emperor worship, yung mga nangangalakal doon sa Roma, sa emperor ng emperador ng Roma, binibigyan ho sila ng tatak. Kaya sila nakakapangalakal. Mag-research ho kayo. Eh ngayon, sinong, pwede ba naman tatakan? Eh ngayon lang, kita ninyo ang ating kalagayan? Hati tayo. Oh, merong makadilawan, merong makadigong, merong makamarcos, merong makaakino. Oh, eh sino maghahari sa kanila? Sino maghahari sa buong mundo? Ang hirap po niyan. Imposible. Lahat ng sinasabi ho natin, nangyari na yan nung unang panahon. Tapos lagi pa nating babanggitin na, ayan na, mag-666 na. Ay, ano naman ang 666? Hindi naman 666 eh.
Sabi niya, unawain ng bumabasa ang bilang ng halimaw. Yung bilang ng halimaw, sabi po doon eh, basahin niyong maigi yung Bible ninyo. Nakabasa lang kayo nung mga nagmamagaling-magaling na theologian sa internet, ipopost nyo na kagad. Hindi ko sinasabing ako'y magaling. Ako'y estudyante ng Biblia. Kaya kung ano, yung natututunan ko at naalalaman ko mula sa Biblia, yun yung paniniwalaan ko. Naalala ko nung ako po'y nagsasaliksik, sabi sa akin nung pastor, parang ako'y ganitong paniniwala ako tungkol dito sa huling panahon. Sabi nung pastor na kaibigan ko, Pastor, ikaw ay amillennialist. Amillennialist ka, sabi niya. Anong amillennialist? Di ko alam yan. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, kasi ang amillennialist ganito. Pag ikaw ay nag-aaral sa Bible school, matututunan mo yung iba't ibang klase ng mga millennialist. Premillennialist, dispensation, postmillennialist, amillennialist. Ayon sa iyong paniniwala, ikaw ay amillennialist. Ay, wala akong pakialam dyan sa amillennial na yan. Maaring siguro nagkapareho yung paniniwala namin, pero ako, kinukuha ko ang aking paniniwala sa banal na kasulatan. Sabi naman nung isang nakausap ko, Pastor, ikaw pala hindi ka pala Calvinist. Talagang hindi ako Calvinist. Eh ano ka? Yung kalaban ni Calvin. Kasi sa Bible ho kasi, pag hindi ka kalaban, pro ka. Ganyan ang nangyayari ho sa pag-aaral ng Biblia. Pero ako, hindi ako naniniwala dyan eh. Naniniwala ako si Calvin, may mga aral siya na tama. Pero marami siyang maling aral. So, maraming mga nag-aaral ng Biblia, may tama. Pero marami ding mali. Ngayon, para hindi ka magkamali, ang Biblia, ang pakinggan mo. Diba? Kaya nga ho, maraming naliligaw eh. Kaya sa mga ganitong paniniwala, ayan na, huling panahon na nga, darating na ang Panginoon. Naghahanap ng mga sinyales, ng signs. Wala naman hong signs na binigay ang Panginoon eh. Ayan, lumilindol na, lalakas ng lindol. Eh kahit naman ang unang panahon, lumilindol ng napakalakas. Baka hindi lang intensity 8 eh, intensity 9 pa. Pero hindi ginunaw ng Diyos ang mundo. Yun po yung nakakalungkot. Mas pinaniniwalaan natin yung mga bagay na ganyan. Tandaan natin, itong mga pagdurusang nararanasan nung natin, ipinararanas ito, pinadadaan ito sa ating buhay para maturuan tayo at para maipakita kung gaano kahalaga ang bawat isa sa atin. So sa umaga pong ito ay pansamantala kong puputulin ng ating pag-uusap kasi napakasarap sana ng pag-usapan ng mga bagay-bagay na ganyan, no? Ipagpapatuloy ko po ito sa susunod na linggo sa kalooban ng Panginoon kung tayo po ay magkikita-kita pa. No? Alam nyo, nakakalungkot to kasi, nakakagulat. Ngayon, ang lakas-lakas, mamaya-maya, tinamaan ng COVID. Diba? Sa totoo lang ho, ang dami kong mga kasing edad ko, nagkakamatayan na. No? Namamatay na. Mga kasing edad ko, hindi pa kaya ako susunod nito?
parang edad na namin ang kinukuha eh. Hindi kaya ako susunod na. Nung namatay ho si Pinoy, napaisip ako eh. Halos kasing tanda ko to si Pinoy eh. Kinuha na siya ng kamatayan. No? Nung isang araw, meron nung andun sa amin na nasa Sierra nu namin ng salita ng Diyos. Ngayon siya ay nagpapastor-pastor sa Cebu. Eh mas bata sa akin nu yun. Mas bata, siguro mga around magpo-40 pa lang yun siguro eh. Or maaaring nasa mga 40 ganyan. Umuwi na sa Panginoon. Sabi ko, napahisip na naman ako. Hindi kaya ako susunod na? No? Pag nakikita ko ho yung, alimbawa si Brother Nell, 55 years old, baka malapit-lapit na ako, 55 years old na to. Kaya, dapat lalo kang magpakabuti. Di ba? Lalo mong ipagpatuloy ngayon yung dapat mong gawin para sa Panginoon. Nang sa ganon, kuhanin kami ng Panginoon, hindi tayo mag-aalala. Eh katulad kahapon noon, nabasa ko na naman yung, madalas kong mabasa yun eh. No? Madalas kong mabasa. Ewan ko, siguro nabasa nyo na rin, yung tungkol sa isang Kristiyano, lumapit sa kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, pwede po bang magpa-pray? Ano yun? Prayer request lang, Pastor, sabi niya. Ano ba pagpe-pray ko? Kasi po yung kamag-anak ko namatay. Kung sana po ba, maaari ay pag-pray nyo na patnubayan siya ng Panginoon sa kanyang pupuntahan. Eh sabi nung pastor, ganun ba? Sabi ng pastor ngayon, kapag ikaw ba ay mag-e-exam, kailan ka mag-aaral? Bago ka mag-exam o pagkatapos mo mag-exam? Pastor naman, siyempre naman ho, bago ka mag-exam. Ganun pala eh. So sa salita, sabi niya, kung sa pag-e-exam natin, sabi niya, bago ka mag-exam, doon ka mag, kasi pag after kang mag-exam, doon ka palang mag-aaral, useless na yung pag-aaral mo after your examination. Kaya ngayon, sabi niya, ang sasabihin ko sa'yo, ganun din tayo sa ating destiny. Dapat, bago pa lamang tayo pumunta doon sa destiny natin, ihanda na natin ang ating sarili. Hindi after the destiny. Kaya useless nang ipanalangin ko ang iyong kamag-anak kung hindi niya tinanggap at kinilala ang Panginoong Jesucristo bago siya mamatay, wala nang dahilan pang ipanalangin siya. Kaya ngayon pa lamang dapat ipanalangin na natin siya. Diba? Habang nabubuhay pa. Kaya ngayon, habang nabubuhay ho tayo, gawin na natin yung dapat para mawala man tayo sa mundong ito, hindi tayo na late. Diba? Nauna na tayo. Kaya nga ho kanina sabi ko, kung magkikita-kita pa tayo, huwag na kayo mabigla, no? Huwag tayo mabibigla kung magkikita pa rin tayo. At huwag kayong mabigla kung merong mawawala sa atin. Pinapalalahanan na ho natin ang bawat isa. Diba? Ang akin lamang po dito ay yung gawin na natin yung dapat. Yung karapat-dapat sa Panginoon, karapat-dapat sa ating lahat. Nang sa ganon, hindi tayo mapahamak. Ay po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga salita mo. Salamat Panginoon sapagkat napapaalalahanan kami ng ganitong mga pagdurusa. Lord, marami sa amin ang minsan kinukulang sa pagkain dahil hindi makapagtrabaho. Pero still, Lord, narito sila, nabubuhay. Meron sa amin, Panginoon, kung minsan natatakot magsalita na meron silang ubo,
meron silang sinat, may maglalagnat, may sipon. Natatakot dahil sa pandemya, Panginoon, na bagamat alam nila sa kanilang sarili na wala po silang COVID. Pero Lord, still, nandiyan ka. At iniingatan mo ang bawat isa. At meron sa amin, Panginoon, sadyang nagkaroon po ng mga symptoms ng COVID. Alam nila sa kanilang sarili, Panginoon, na naramdaman nila kung gaano ang nararamdaman ng isang may COVID. Pero still, Lord, nandiyan ka at pinagaling mo sila. Panginoon, patunay lamang ito na mahal mo ang iyong mga anak. Patunay na iniingatan mong iyong mga anak. At sa kanilang kahinaan ay sumasagana, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay nila. Panginoon, ikaw ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Nawa, Panginoon, sa aming mga buhay na ito, wala kaming ibang iisipin, wala kaming ibang gagawin, kundi pasalamatan ka sa iyong kabutihan. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, nagbabago noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Minsan pa po nating awitin, napakabuti mo, aming Diyos. Napakabuti, yes. Aming Diyos Ama, ang iyong nilikay, ang iyong nilikay, luluwalhatiin ka, luluwalhatiin ka. Amen. Napakabuti mo, aming Diyos. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Ang mga lalaki lang ang umawit, ang mga lalaki lang. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha luluwalhatiin ka. Napakabuti mo,
Lahat po tayo ngayon, minsan pa, napakabuti mo, Diyos! Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, pag-iingat mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagkandili mo sa amin, Panginoon. O, salamat, O Diyos, sa kadakilaan mo. Salamat, Panginoon. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami na minsan pa'y pinagsama-sama mo kami upang maranasan ang sama-sama naming pagsamba't pagpupuri sa iyo. Amen. Panginoon, sa umaga pong ito, anuman pong mga pangangailangan meron ng iyong mga anak, patuloy mo po silang pagkalooban ng kanilang kahilingan na nakasulat sa kanilang mga puso, Panginoon. Bago pa lamang sila pumarito, Panginoon, ay naalala nila na meron silang mga pangangailangan. Lord, mula sa kapitan, ibuhos mo sa iyong mga anak ang kagalingan, ang kalakasan, ang mga financial na mapangailangan. Salamat po, Panginoon. At maging ang mga espiritual na kalakasan at pagpapala ay pagkakaloob mo sa iyong mga anak. Nakailang Diyos, aming idinadalangin ang mga may kapatid po namin na nasa mga karamdaman sa mga sandaling ito. Yes, O God. Lord, idinadalangin po namin sila. Lalo tigit yung nakakaramdam at nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19, O God. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, sinihiling namin, O Diyos, tunawin mo ang mga viruses na nasa kanilang katawan. Right now, in the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus, tunawin mo, Panginoon. Tunawin niyo po, O Diyos, ang mga karamdamang ito sa kanilang buong katawan. At idinadalangin din po namin, Panginoon, na patuloy mong padaluyin ang kalakasan, ang kagalingan sa kanila, Panginoon. Yes, Lord. At ang resistensya na kailangan po ng kanilang katawan
Salamat o Diyos. Alam namin, Panginoon, ito'y bahagi ng iyong pagsubok. Salamat po, Diyos. Na kung gaano kami katatag na mananampalataya sa iyo, yes, Panginoon. Yes, oh God. Pagpalain mo po ang bawat isa. Hatan mo po kami. Minsan pa, Panginoon, ay patuloy na kumilos ka sa buhay ng iyo pong mga anak. Amen. Lord, sa sandali pong ito, bago po kami matapos, aming itinatalangin ang aming pong offering. Yes, oh Lord. Lahat ng mga ipinagkakaloob ng iyong mga anak ay basbasan mo, Panginoon. Opo. I-multiply mo po ito, Panginoon, upang matugunan ang bawat yes, pangangailangan oh sa iyong iglesia, Panginoon. Amen. Pagpalain mo ito, Diyos, at higit sa lahat, mas pagpalain mo ang mga taong handang magkaloob yes, para sa pangangailangan ng iyo pong gawain. Hallelujah. Panginoon, i-multiply mo rin ang kanilang mga kinikita. Yes, i-multiply Lord. Mo, Panginoon, ang kanilang mga Amen. Pamumuhay, O Diyos. Amen. Upang patuloy silang makasuporta sa mga gawain mo, Panginoon. Opo, God. Ingatan mo po ang lahat, kasama po ng aming pong kapatid na nag-iingat ng mga pananalapin yes, ito. Salamat po. Ingatan mo po siya, O Diyos, yes, kasama Lord. Po ng kanyang buong sambahayan. Amen. Salamat, O dakilang Diyos. Salamat po. Panginoon, salamat po sa iyong mga pagpaparanas ng iyong kabutihan sa bawat isa. Amen. Sa aming pag-uwi, samahan mo po kami. Opo, God. Ingatan mo ang bawat isa na makarating sa kanikanyang tahanan at ng ligtas at payapa. Nga po, Diyos. At ihanda mo, Panginoon, maging ang mga pagsasaluhan ng iyong pong mga anak sa kanilang tahanan. Gawin mong pagkakataon nito sa kanilang mag-anak. Hallelujah. Na magkasama-sama silang nagsasalo sa iyong mga biyaya at pagpapala. Amen po. Ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang pagpapala ng anak, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay laging sumaatin ngayon at magpakailan-kailanman. Humayo po tayo na taglay ang pag-ibig, taglay ang kagalakan, taglay ang kapayapaan, na siya nating maibabahagi sa mga taong ating makakaharap. Hallelujah. At mabigyan natin ang karangalan ng ating Diyos na buhay. Amen. Sapagkat sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kalwalatian, sa iyo ang kapurihan, sa iyo lamang, O Diyos, sapagkat ikaw lang ang nararapat. Amen. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. And amen and amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So, magandang tanghalian po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.